Oh. Yung kinuha natin nung nagbabayad kang motor. Kapalang mukha mo pag diba? Muntik mahata. Pumunta pa sa dressing room ko. Dali. Kapalang mukha mo, pinamdown mo dun sa BIOS. Siya na naman yung nanay ko. Pinulit niya na. I love you. Salamat. Palakpakan natin ulit si Zeus Collins. Ang lakas mga Mary Poppins. Diyos ko, nung nakita ko ito sa magazine, ang ganda na sinuot ko, nagmukha kang mangkukulam. Ano ba talaga ang okasyon ngayon? Valentine's o Halloween? Nasa Yuanis ko. Ba't pag sa iba ang ganda, pag sa akin pangit? Siya. Ano? Alam mo, kung wala kang kausap na katabi mo, huwag mo akong dinadamay. I love you, dude. Okay. Okay pa ba kayo? Ayan. Ganyan ang magandang sagot. Pag tinanong kong, okay pa ba kayo ang sagot? Yes, okay pa ako. Okay ka ba? Ganyan. Ganyan dito sa networking natin. Pag sinabag, tinanong, okay kayo, dapat, yes, okay. Ganun. Power! Okay, syempre yung boss ko rin, nasa unahan, front row. Yes. Okay, maganda yan. Pag tinatanong kayo ng mga tao kung okay ka ba, pag kinakamusta kayo, dapat ang sagot, oo o hindi. Pag sinabi kasi ng tao na ang sinagot sa'yo ay ox lang, di ba may mga ganun? Kamusta ka? Okay lang. Nakamukon ka ba? Okay lang. Okay lang. Yan ang pangkaraniwang sinasagot at sinasabi ng mga nagpapanggap. Yung kunyari, okay lang, pero ang totoo, patuloy pa rin nasasaktan. Parang pag tinanong ka, pag ito ba yung suot ko? Pag sinabi, okay lang, ibig sabihin, pangit yung suot mo. Pag nagtanong ka, masarap ba yung niluto ko? Pag sinabing, okay lang, ibig sabihin, ang pangit ng lasa nung niluto. Dahil yung salitang okay lang, yan ay sinasabi para hindi mo sabihin ang masakit na katotohanan. Kaya pag sinabi sa'yo, okay lang, kung okay ka lang, ibig sabihin, hindi ka talaga okay. It's either you're really okay or you're not okay. Pero wala namang masama. Wala namang masama kung di ka okay. Kasi di ba yan yung hirap sa mga tao pag nasasaktan sa pag-ibig, hindi nila matanggap na nasasaktan sila. Di ba? Pag nahihirapan sila, hindi nila matanggap na nasasaktan sila at hindi sila okay. But you know, once in a while, it's okay not to be okay. Hindi naman nakakabawas ng pagkatao mo kung may mga pagkakataong hindi ka okay. Because we are not perfect. Diba? Hindi naman tayo gumising isang araw sa mundo na perfecto tayo. Hindi tayo magkakamali at hindi tayo masasaktan. Pag nasasaktan ka, ibig sabihin, you are still okay. Pag hindi ka na nasasaktan, yun yung hindi ka na okay. Dahil patay ka na nun. Kaya kung nasasaktan ka, you are still okay. Hindi yan nakakabobo. Kung nasasaktan ka sa love, hindi yan nakakabobo. Dahil tandaan nyo, wala namang matalino sa pag-ibig. Walang matalino sa pag-ibig. Walang nakaka-perfect ng exam sa pag-ibig. Lahat tayo pantay-pantay. Walang matalino siya. May kaklase nga ako, no? Graduation namin, valedictorian. Pero umiiyak kasi heartbroken. May kilala naman ako. Ang saya. Masayang-masaya. Pero hindi graduate kasi buntis na. So, di ba? Pantay lang naman sila. Kaya kapag tinatanong ko, am I really okay? Kasi marami nagtatanong sa akin on Twitter, in person, are you okay? I may not be perfectly okay, but I am surviving. Because I am a survivor. Ang sarap pakinggan na, I am a survivor. Di ba, Carla? We are survivors. Di ba? Kanta ka ng Charlie's Angels yan, di ba? Survivors tayo. Survivors tayo. Sa dinami-dami ba naman kasi nang nangyari na sa buhay ko? Sa dinami-dami na mga pinagdaanan ko, sa dinami-dami ng nakilala ko, na pinaasa ko, pinamahal ko, at sinaktan ako, hindi ko na maintindihan talaga kung anong totoong mararamdaman ko. Pero lahat ng yan, kinimkin ko at talaga namang ginamit ko para sa ikabubuti ng buhay ko.
Dahil ang sarap-sarap pa rin naman talaga alalahanin ang mga nakaraan, kahit masasakit. Hindi ko sila kinakalimutan. Because I don't believe in, you know, really, truly moving on and forgetting your past. Yung talagang forget, yung totoo yun, hindi mo makakalimutan ang past mo. Pit-pit mo yan. Kaya ako, tandang-tanda ko pa sa utak ko lahat ng mga pinagdaanan ko, pati nga lahat ng mga lalaking nakasalamuha ko, natatandaan ko pa. At lahat sila ikukwento ko ngayon sa inyo. Ito na ang paghihiganti ko, mga tarantado kayo. Ang tagal niyo akong nilihim, ngayon ikukwento ko lahat. Handa na ba kayo? Marami sa inyo lagi nagtatanong, sino ba talaga yung naging jowa niyan? Ex niya ba talaga yun? Talaga mong naging sila? Ano nangyari sa kanila? Nakatuloy ba sila? Ilan daw kaya sila? Pwes ngayon, ikakwento ko lahat. Kumapit kayo. Handa pa kayo? Kung handa na kayo, everybody say, whoa! Say, whoa, whoa! Di ba para rin kayo mga timang? Pagdating sa chismis, alive na alive kayo. Pero kanina, nung simula ko, napapunta na sa prayer meeting, nababakot kayo. Pero nung chismisan na, woho, woho, mga demonyo kayo. Diba? Pero, ang dami ko na talagang pinagdaan ng lalaki. Kung makatawa, Carla, alam mo, ikaw hindi. Totoo, pinagpasapasahan na rin kasi ko ng iba't ibang lalaki. Kaya naman, ang luwag-luwag ko na. Pero huwag naman akong tawagin pop-pop. Masakit naman yun. Gawin niyo namang discreet. Huwag naman pop-pop kasi nakakabastos. Hindi naman ako pop-pop. Tawagin naman akong Nor. Bakit Nor? Dahil sa Nor, huling-huli ang sarap ng tunay na manok. Pop-pop! Kaya pag may kilala kayong pop-pop, tapos pinag-uusapan niya, para hindi niya alam na tinatang siyang pop-pop, tawagin siyang Nor. No, kaya naman si Nor. Parang dami Nor dito sa lugar na ito, Patrick. Kunyari yung jowa ko, nakita ko may kadate na Nor. Kaya pag tinanong, ano yung Nor? Dahil sa Nor, huling-huli ang sarap ng tunay na manok. Pop-pop! Alam mo, kahit ang daming sakit na dinudulot sa akin ng love, I am so in love with love. Yung konsepto ng love, that addict na addict ako dyan. Sobrang addict ako sa pag-ibig. Sa sobrang addict ko nga sa pag-ibig, lahat talaga na magpakita sa akin ng motivo, pinapatus ko. Lahat. Lahat ng tumingin lang sa akin, feeling ko makakatuluyan ko. Ganun ako kadaling ma-in love. Sa sobrang addict ko nga sa pag-ibig, pati tambay pinatus ko. Ang daming tambay sa akin. Oo, first jowa ko talaga tambay. Uy, huwag niyo yung inaano mga tambay. Masarap maging jowa ang mga tambay, no? Kasi yung tambay, pag ang jowa mo tambay, lagi yung may oras sa'yo. Number one problem na magjowa yan, time. Wala ka ng time sa akin. Diba? Mag-cool off muna tayo. Yung ganyan. Pag ang jowa mo tambay, lagi yung may oras sa'yo. Diba? At saka may mga jowa ka, nabibisit ka, hindi mo malaman kung nasaan, hindi mo mahagila. Pag ang jowa mo tambay, alam na alam mo kung saan pupuntahan. Kundi sa kanto, nasa tindahan lang yan. Alam na alam mo. At saka yung mga jowa nyo na pangkaraniwan, na may mga trabaho na kumagastos. Kasi bihira na kayo magkita. So tuwing yung magkikita kayo, gusto nyo lalabas, kayo nang lalabas. E pag ang jowa nyo tambay, ayaw sa labas, gusto sa loob, kasi sawa na siya. Sa loob naman tayo, kanina pa ako dyan, may pawis na ako. Kaya sa loob na lang sila. Hindi na sila lumalabas. Di ba nakakatipid? At saka yung mga magjojowa, ano ba napaka-arte, dahil mga pasosyal yan. Yung mga estudyante, yung mga may trabaho. Oo, ang rampahan yan, pag wala naman masyadong dito. Starbucks, kape-kape, pasyala-pasyala, makyato-makyato, mga demonyo kayo. Di ba naiintindihan talaga kung anong iniinom nyo. Kape-kape pa Starbucks. Pag ang jowa mo tambay, ano Starbucks? Cobra lang, masaya na. Bigyan mo lang ng cobra, masaya na. Yung boyfriend ko, anong anniversary namin, binigyan ko ng tatlong sachet ng extra juice, ay puta, hinaya ako magpakasal. Ang saya-saya niya na sa extra juice. Kaya ka lang, nagkahiwalay pa din naman kami. Dahil, pinagpalit din ako sa Nor. Siyempre, ang tambay, wala namang ginagawa. Ay yung Nor, wala rin ginagawa, nakatambay din. Pareho silang nandun sa tindahan. Ayun, ang hayo. Nagkasabi, bumili ng yelo, nagkain laban. Kaya nawala rin kami.
Pero sabi ko, since tambay na nga lang, niloko pa ako. Siyempre, lumevel up na ako. I made sure, next boyfriend ko, ayoko na lang tambay. Kaya next boyfriend ko, tricycle driver. Okay, kung makatawa ko sa tricycle driver, parang mga minamaliit yung mga tricycle driver, kakapala mo pa niya. Meron tayong tinatawag na ano ha, na dignity of labor. Kahit anong klaseng trabaho yung basta marangal, pinagmamalaki yan. Pinagtatawa ng mga tricycle driver. Mahal na mahal ko yung boyfriend kong tricycle driver. At yun ang first sex ko. Ay, kakaibang experience ko, hindi ko makalimutan. Eh, pinipilit niya ako, eh, matama lang ako ng 23. Sabi ko, hindi ko kaya, masakit, masakit, madali lang. At kinamitan akong pampadulas, tuti oil. Sabi ko, hayo, parang parang sakbet ko, makina. Tapos bigla akong tinira, ang sakit, sa nalabasan, nakita ko, lumalabas, itim, hayo, ito tire black pala. Pero this hindi magastos, simple lang kasi yung boyfriend kong tricycle driver. At para makatipid ka dun sa boyfriend mong tricycle driver, bibigyan mo siya, makikipagkita ka sa kanya sa umaga. Kasi nga, mga tricycle driver, naniniwala sa kasabihan, bariya lang po sa umaga. Kaya bibigyan mo siya ng pera sa umaga, kasi pag binigyan mo siya ng buo, ayaw nila, ah, papalitan mo muna. Kaya, tricycle driver. Kaya, masaya naman, pero hindi na kami nagtagal kasi nga, biyahe ng biyahe. Nagiging long-distance relationship kami. Minsan ako sa bahay, buti wala nang pakinama kasi may jet lang. Di ba? Kasi biyahe ng biyahe. Kaya sabi ko, ayaw ko ng tricycle driver. So, level up once na. Sumunod na jowa ko naman ay jeepney driver. Ay, ang bunga ng jeepney driver kong jowa. Iba ang jeepney driver. Iba sa kanya maglambing. Dahil di ba, pag inamoy mo sila talagang, pag iniyakap mo sila, iba ang yakap, talaga mararamdaman mo kasi diba may kasabihin na, basta driver, may putok. Kasi nga pagod sa pasada, diba, talagang hardworking. Kaya mamutok man sila, ma-appreciate mo. Kasi pinagpagura nyo, kaysa may kamumutok lang sa tambay, walang ginagawa, ma-appreciate nyo kung mag-amoy talaga sila ng pawis. Bongga yan, yung mga tricycle driver. Oo. At saka, ang hindi ko lang gusto dun sa jowa kong tricycle driver, pag binigyan mo ng pera, masyadong obvious, garapan. Sa pag-inabot naman ng pera, pataas. Ito na yung pera mo. Kasi bisa mag-take you, ang tanong sa'yo lagi, saan to? Kano? Pero iba yung driver. Bongga yung jowa mong tricycle driver. Nung nag... Ay, jeepney. Hindi ko pwedeng balikan yung tricycle. Iba yung jowa mong tricycle driver. Bago ko nag-jeepney, okay yun? Ang gagawin ko eh. Marunong kayo sa'kin kung nagsulat nito. Pero iba yung jowa kong jeepney driver. Kasi kung yung tricycle driver, hindi ko makalimutan yung ginawa sa akin sa tuti oil, ay iba rin tong jeepney driver dahil nung nagsisex kami, nung lalabasan na ang ingay, mas mataas pa yung boses sa akin. Ganun ang kota tumili, nakakaloka. Tapos pagpasok sa akin, feeling mo talaga ang luwag-luwag ko. Kasi pagtira sa akin, sabi, apat pa, apat pa! Sabi, apat pa, nagtulog pa naman kumpare ang hayo. Pagdating ko sa likod, yung pejo duck nakapila sa akin. Nakakahiya, eh, officers pa lang, pagod na ako. Kaya sabi ko, ayaw ka na ng jeepney driver. Hindi ko kinaya. Kaya level up. After jeepney driver, ang next boyfriend ko naman ay... MMDA. Alay! Bongay jowa ko kay MMDA! At yun talaga hindi garapal. Simple lang, pag binibigyan mo ng pera yon, ayaw nang abutan, gusto nakaipit sa lisensya. Oo, binigyan mo ng pera yun, naipit sa lisensya. Kaysa ka binigyan mo 100, nagalit ang puta, pinag-seminar ako. Gagong to. Kaya binigyan mo na lang 500 para mabilis na hindi na. Pero totoo naman nun, naalala ko dati, mga 2 months ago, mamadali ako, late na talaga ako. Totoo to. Nahuli ko ng MMDA. Pininda red light daw ako. Tapos sabi ko, eh ayoko naman sana manuna, pero... Pwede ko na lang 500. Sabi ko, oh kuya, 500. Tapos tumingin yung MMDA sa kanilang ka. Sabi na, oh sige, 500. Oh sige, pag sinabi kong go, takbo ka na, ha? Sabi ko, hindi. Ako nagbigay ng 500 eh. Pag sinabi ko sa yung go, tumakbo ka. Kaya ito ang 500. 1, 2, 3. Go! Tumakbo nga ang hayo. Nakakaloka. Ganun talaga ang iba. Pero kung iniisip niya
ganun lang ang mga nag-jowa ko. Ay, hindi. Hindi naman puro blue-collar jobs. Meron din talaga mga professionals. Nagkaroon ako ng jowang tenor. Oh, nagkakilala kami sa bangko. Pagharap namin sa isa't isa, tinitigil niya ang mata ko. Tapos sinabi niya yung mga nangyayari sa kinabukasan ko. Fortune teller pa lang. Kala niya teller sa bangko. Teller lang pala sa bangko yung nateller. Hindi. Pero hindi, totoo nagka-jowa rin talaga ako ng teller sa bangko. Ay, bongga yung teller ko sa bangko. Ay, iba talaga yun. Hanggang ngayon, hinahanap ko yun. Namimiss ko na talaga siya. Oo, kasi pag nagsisave kami, walang nakakarinig, walang nakakita. Oo, kasi tinitira niya ako sa loob ng vault. Pero pag lalabasan na, ang tagal, 1 year, puta ka, naka-time deposit na pala. Ang tagal. Nakakainis. Meron din naman maging jowang architect. Oh, social architect. Graduate ng architecture sa UST. Tapos licensyado architect. Tagadagupan. Kaya alam yung ari, tagal tigasan, hindi tumitigas. Pala bulis, bangus. Kaya iniwan ko. Pumunta naman ako ng ano, na may nakilala na ako, engineer! Tagarumblon. Bunga yung engineer, tagarumblon. Yung ari, ang tigas. Kaya alam, inukuhan ko ang lamig, gawa pala sa marmol. May naka-engrave pa, in loving memory. Sobra pala sa lapid na yung inukuhan. Ang pinaka-hit ko talaga, yung jowa kong abogado. Taga-butuan. Ang sinubo ko talaga, namuti yung labi ko. Yung buto pala, puro an-an. Kaya, may iba. Pero ang pinakabomba talaga, doktor. Sino sa inyo nagka-jowa na ng doktor? Wala, di ba? Kasi mga tricycle driver din naman ang dyan. Nahihiya lang kayo ka. May naging jowa ka talaga akong doktor. Pag nag-date kami, tsaka naglalabing-labing kami, kakaiba. Hindi basta date. It's consultation with deep penetration. And upon completion, may satisfaction at sigurado kang guaranteed no infection. Oo, at saka nag-explain niya. Lalablabing ka pa lang i-explain na paghahali ka pa. Anong gagawin mo? Don't worry, it's just a kiss. A kiss is just a position of two orbicular muscles that gives an extraordinary sensation to the tip of the tongue down to the testicles of the man and the ovary of the woman that will lead to ejaculation and ovulation, especially if the girl has delayed menstruation. Ganun siya. Meron niya akong nagustuhan, Dr. O.P. Gusto ko talaga yung OB, pero hindi niya akong gusto. Hindi rin kami bagay. Kasi ang bagay daw sa OB, hindi ka bayo. Alam niyo ba kung anong bagay sa OB? Halaya, charot. Pero bongga yung doktor. Ay, medyo mawa kayo ng doktor talaga bongga pag nagsisex kayo. Oo. Hindi niya sinasagad agad. Unti-unti, ay imuna. Oh, aday, yung boyfriend ko, daliri imuna. Nagugulat nga, ano ba ito? Bagal-bagal. Pinasok yung isa. Pasok na isa sa akin, ano, okay lang? Okay ba? Pinasok yung dalawa, ano, okay ka? Okay. Pinasok yung tatlo, ano, okay ka ba? Okay. Pinasok yung apat, yung pangarap, tinampas ko na, tarantado ka, ano, kalang sapit ko, tukador, iniisa-isa mo. Sabi, tinitira niya ako, sabi niya, umiri ka, umiri ka. Kasi OB. Habang tinitira ko, imbis na umuulang ko, sabi niya, umiri ka, umiri ka. Ha? Umiri ka, umiri naman ako. Pag iri ko, nagsisi siya. Kasi may lumabas. Sabi, pa, ano to, ano to? Yan yung sanggol. Sabi, ha? Di ba duro? 2 months pa lang. Hello. Eh, kaya lang, hindi na ako nag-enjoy kasi sa clinic kami lagi nagsisex. Eh, masarap lang, di ba? Kung saan kayo nagsisex. Alamin natin sa mga tao kung saan sila pangkaraniwang nakikipagkalat. Mas maganda yung kayo din nagsishare. Hindi yung ako lang yung baboy ngayon. Ay, hi. Kamusta po? Mga kandidato ho ba kayong senator? Magandang gabi po. Ano pong pangalan niyo, sir? Bato. Sabi ko na nga pala. Si Bato. Baka mapahamak ako, kaya dito na lang ako. Dito tayo. Sino may mga safe dito? Kanina, nung nandun ako sa stage, lahat kayo nakangiti. Ngayon lumalapit ako sa inyo, bakit tabo kayo ng tabo ang mga mukha ng mga hayop kayo? Ay, baka tamaan ko yung drinks mo, ha?
Si Carla Estrada, oh. Si Carla Estrada, ito pinakamayaman. Ang pinilitigit niyang dalawa kasi upuan niya dalawa. Bakit ba? Happy Valentine's. Wala kang date talaga. Ito ka na. Bakit ba? Saan ka laging nakikipag-date? Saan yung ginawa si Daniel? Aray! Aray ko! Wag ko lang. Si Barney pala nag-iitim na. No? Di ko pangyulit ka na. So, magtatanong tayo sa mga tao sa iba't ibang. Ah, ito. Ito si Tatay. Hi, Tatay. Magandang gabi po. Ako po si Vice Ganda. Ano pong pangalan niyo? Dan Clavo de Comel. Tao-tao de Comel. Romantic yan. Parang kalaban ni Aquaman yung nalulunod pa ang Dr. Comel. Tagasan po kayo tayo? Tagasan po kayo? Sa Antipolo. Taga-Antipolo. Maraming salamat po sa panonood nyo tayo ha. Masaya po ako nakita kayo ngayon. Date po ba kayo ni Mrs.? Ah, hindi po. Ah, may katabi kayong iba? Eh, ba't nakahawa po kayo sa binti ni Sir? Nag-CR lang yung kasama mo, Mother. Ang bilis mo naman! Naka, sinasabi ko, kaya huwag kayong umaalis eh. Lalo na kung may katabig. Ay, hindi po kayo magkasama. Nasaan po yung kasama niyo? Nag-CR. Nag-CR? Kasama naman yung kasama niya. Ay, ang paray. Very good on the honor. Sino po kasama niyo, Tay? Nag-iisa lang ako. Ako na lang ang date mo. Pwede. Ay, si Tatay. Tayo po kayo, Tay. Picture tayo, may dala kang camera, oh. Sayang naman, ha? Ah, walang camera, Nokia. Tingnan mo, imbis na bumili siya ng mamahaling cellphone, mas gusto niyong manood sa akin. Maraming salamat, na-appreciate ko po. Bakit po kahit mag-isa lang kayo, nagpunta pa po kayo dito? Ano? Bumol po kayo? Bakit po kayo bumol? Yan po yung tanong. Ngayon, alam mo na kung ba't walang sumasama sa'yo. Kasi mahirap kang kausap. Hindi, joke lang. So, bakit po mag-isa lang po kayo? Ba't wala po kayong ka-date? Wala na. Wala na rin akong wife. Niregaluan lang ako ng anak ko. Ng isang tiket para dito. Kasi alam niya na ay, talagang angang-anga ako sa iyo. Thank you po. Salamat po. Ako pala talaga ang date mo ngayon. Salamat po. Nag-i-enjoy ka ba? Enjoy na enjoy. Salamat. Na-touch po ako. Gusto niya po after ng show mag-check-in tayo. Ayaw ko sa maluwag. Ano po? Ay, sobra! Ay, grabe yung tayo. Ang sakit naman nun. Maluwag pa talaga ako. Baka naman sadyang maliit ka lang. Ano po? Kaya pa ba yan, Tay? Kaya-kaya, ma'am. Ako! Meron akong nakadate dati, matanda eh, 68 years old. Bago kami mag-sex, naghubad, tapos tumambay sa bubong. Sabi ko, ano ginagawa mo sa bubong? Pinapahamugan ko yung ari ko. Sabi niya, bakit? Para sipunin. Kasi wala na eh. So, Tatay, paano niya pa po, isang tagal na kayong walang asawa, tapos ito na lang nakakapagpasaya sa iyo, paano niya pa po na pupuntahan ang rurok ng kaligayahan? Sa kumpare niyo? Ano pa? Sa kumpare ko. Basta single, kumare? Nandito na may asawa niya? Baka wala pa na sa CR pa rin. Ang takala mo mag-CR ng asawa mo, Nay! Nakakaloka. Sige, mamaya pag wala kang gagawin, ha? Tente, mag-date. Tara. Ano ba? Kailan? Gusto talaga! Siyempre, pagtigar na kahit bakla, talo-talo yan! Sige, Tatay. Makikipag-date ako sa'yo. Sige, mag-check-in tayo.
hahanapin ko lang ay nawawalang tiyane. Ang baka kailangan natin. Ay, panapakalan si tatay, nakakatuwa siya kausap. I love you! Kiss kita ulit. Katuwa naman. Excuse me. Ay, sorry. Si Carla pala yun. So, ayun na nga. Ay, sorry. Wala lang si tatay, gumanon pa, sinilip ko talaga. Trim ko talaga ako eh, no? Sige, tatay. Total late naman call time bukas. Sige, baka may time tayong chumekin. Alala ko tuloy nag-check-in ako last year. Eh, chinagin ang kumumurahing mga motel. So, ding-ding lang yung pagitan. Puta, hindi. Hindi kami matapos ang jowa ko kasi talagang naaabala kami ng mga umol ng paligid. Iba-iba yung umol. Sa umol, parang alam mo na kung sino naka-check-in. May millennial, may bisaya, may matanda. Oo, alam mo, bisaya eh. Ang ingay ng babae, abuya, may kapag nilang eh. Iluka na naman. Uy, ang pahingin kasi yung lagdak, kailan na po ito mo. Darasa, paborito! Alam mo, pag millennial yung naka-check-in. Kasi pag lalabas na ganito, umuman. Hashtag best. At alam mo rin kung ang naka-check-in si Sir. Senior citizen. Ibang check, ibang gumol niyan. Pinakinggan ko eh, ang buhol ng matanda niya. So, ano? Okay ka pa ba? Sabi naman eh, patayin mo yung air kung giniginaw. Malapit na matapos. Paalam. Nakakatakot. Kaya tita Ana, binigos sa check-in. Iba talaga. Pero alam mo, millennial, matanda, pagdating ng Valentine's Day, lahat tayo nagse-celebrate. Kasi lahat tayo binubuhay ng love. Diba? Pinubuhay ng love. Ang araw na ito, punong-puno, ang araw nito talaga ay buhay na buhay ang pag-ibig. At sa mga panahon na yun, natutuwa ako kasi buhay naman ang banda sa Pilipinas. Buhay na buhay ang OPM bands. Kaya naman at this time, gusto ko i-share sa inyo ang mga awitin ng isang paborito kong banda. Kung gusto nyong pakinggan, stay kayo. Kung ayaw, CR kayo.